Part 15. Lorraine's point of view. It's been a week since Hendrix left, and I can't still accept it. Masyadong masakit ang nangyari sa amin. Naghiwalay kami ng hindi maayos. Katulad ng sinabi ni Maxinay, dito pa rin ako tumira, sa bahay ni Hendrix, at nagtatrabaho pa rin ako sa company nila. May bago ng CEO sa company. Ang pagkakaalam ko'y pinsan nito ni Hendrix, na nasa ibang bansa lumaki, na si Clint. Malaki ang pinagkaiba nilang dalawa. Mas matanda ito kumpara kay Hendrix, dahil 25 na ito ngayon. Lorraine, pinapatawag ka na naman ni Sir Clint. Sambit ni Cristel sa akin na may yakap-yakap na mga papeles. Nag-angat ako ng tingin dito. Again? Lagi na lang niya akong pinapatawag. Tapos kapag tinatanong ko kung bakit, ang tanging sagot niya ay nothing. I just wanna call you. Ganyan, kaya naiinis ako. Sige. Tumayo na ako't inayos ko muna ang nagusot kong skirt. Kahit papano, dapat maging presentable pa rin ako dahil siya ang CEO ng company at empleyado niya lang ako. Hindi ko mapigilang mapangiti nang maalala ko kung paano nagsimula ang lahat sa amin ni Hendrix. He also keeps on calling me in his office. Damn, I missed my man. Kamusta na kaya siya? I took a deep breath before knocking the door. Narinig ko naman na sumagot ito ng come in. Kaya pumasok na ako. Sir, pinapatawag mo raw po ako? Tanong ko. Nakatalikod ito ngayon sa akin kaya hindi ko makitang mukha niya. Guwapo din si Clint. Lamang lang ng 10 paligo si Hendrix. Iniikot nitong upuan niya kaya ngayon ay nakaharap na ito sa akin. Itinuro nitong upuan na malapit sa table niya. Po? Have a seat. Mangangalay ka niyan. Anito. Sinunod ko naman ang utos niya at umupo ako. Iniisip ko kung anong ipapagawa niya sa akin. Sir? Tumikhim ito at ipinatong ang baba niya sa kamay niya na magkapatong at tinitigan ako habang malawak na nakangiti. Napaiwas na lamang ako dahil sa ilang na nararamdaman ko sa kanya. Yes, he's cute in that position pero hindi ko siya type. Si Hendrix lang ang type ko. Busy ka pa ba mamaya? Tanong niya. Marunong din itong magtagalog dahil yun daw ang salitang ginagamit nila sa loob ng bahay nila noong nakatira pa siya sa ibang bansa. Hindi ko pa naitatanong sa kanya kung kamusta na si hubby dahil nahihiya ako. Hindi ko pa ito gaanong kilala. Hindi naman po. Bakit po, sir? Lumiwanag ang mukha nito sa sagot ko at sumandal sa upuan niya. Kumunot lang ang noo ko dahil doon. Weird. Let's have a date. Po? Gulat na tanong ko rito. He just grinned. Sir? Bakit po? I mean, date? Tayong dalawa? Naguguluhang tanong ko. Tanging tango lamang ang sinagot niya sa akin. Ano bang kalokohan to? Hindi ako pwedeng makipag-date sa kanya. Nangako ako na si Hendrix lang ang gusto kong makasama sa mga dates. Do you have a problem with that, Miss Lorraine? I just wanna know you. I heard that you're Hendrix's girlfriend. Anya na ikinasamid ko. Am I right? Yes, sir. Great, you can leave now. Pupuntahan na lang kita mamaya sa bahay mo. Sabi niya, sabay kindat sa akin, na ikinapula ng mukha ko. Bumalik ako sa pwesto ko na hindi mapakali. Napansin naman yun ni Cristel. Kaya inusisa niya ako. Ano sinabi sa'yo? Don't tell me nothing. I just wanna call you. Ganun? Nakasimangot na saad ni Cristel. Umiling na lang ako rito. Hindi ko alam ang gagawin ko. Papayag ba ako? Kasi niyaya niya ako makipag-date. Mahinang sabi ko rito. Halos lumuwa ang mata nito sa sinabi ko. Hays, nakakagulat pa talaga yun? What the heck? Seriously? Gosh! Bakit ang lapitin mo naman ata sa mga CEO? She said while giggling. I just shrugged my shoulder. I also don't know. Oo, seryoso ako pero hindi ko alam kung papayag ba ako. Papayag ba ako, Cristel? Alam mo naman na hindi ako makikipag-date sa kahit sinong lalaki. I love Hendrix. Wala naman sigurong masama kung pagbibigyan mo si Sir Clint. At saka pinsan naman siya ni Sir Hendrix eh. You can also ask him about Hendrix. Nagpakawala na lang ako ng hangin at bumalik na sa trabaho ko.
Lumipas ang maghapon na hindi yun naaalis sa isip ko. I can't decide. I feel like I'm cheating. Tumingin ako sa wall clock na malapit dito sa pwesto ko. It's already 5 PM at tapos na ang work hours namin. Nag-ayos na ako ng mga gamit ko. Tatakas na lang siguro ko kay Sir. Hey! Ay, Sir Clint! Gulat na saad ko dahil biglang nagsalita ito sa likod ko. Muntik pa akong atakihin sa puso dahil sa ginawa niya. Malakas na tawang naging kapalit nito kaya sinamaan ko ito ng tingin na kaya huminto ito. Tss! Nakakainis! Are you done? Tanong niya sa akin. Hindi na lang ako tumugon at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng gamit ko. Let me help you, Anya. Sa hindi inaasahan ay nahawakan nito ang kamay ko kaya napatigil kaming dalawa. Ilang segundo rin kaming nasa ganong posisyon kaya mabilis na binawi ko ang kamay ko. Kaya ko na po. I'm sorry. Yeah. Hindi ako makapag-focus kapag nasa tabi ko si Sir Clint. Hindi ko alam kung bakit basta naiilang lang ako sa kanya. I'm sorry pero hindi ako sasama sa'yo. Saad ko. Bakit? A promise. What's a promise? Tanong nito. Isinakbit ko na ang bag ko at nagsimula ng lumakad palayo sa kanya. Pero hinabol niya ako. Sir, please. Ayoko po. Okay, sige. Pero anong promise ba yan? Huminto ako at tumingin sa kanya ng seryoso. I love Hendrix. That's why I can't come with you. Diretso kong sagot at tuluyan na itong tinalikuran. Nang makalabas ako ng company, pumara agad ako ng taxi at nagpahatid sa bahay. Hindi ko maiwasang mainis kay Clint. Ayoko sa pagiging makulit niya sa akin. Heist! Habang nasa biyaheng nakatingin lang ako sa labas ng bintana ng kotse. Ang ganda ng mga streetlights. Tiningnan ko ang suot kong kwintas at hinawakan yon. Itong kwintas na to ang regalo sa akin ni Hendrix noon. Every time na nalulungkot ako ay, ito ang lagi kong tinitignan. Sa loob ng ilang linggo, hindi pa rin nababawasan ang sakit dito sa dibdib ko. Dumating ako sa point na hindi ako kumain ng buong araw. Puro tubig lang. Mapaaraw o gabi ay umiiyak ako dahil sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari kay Samantha. Kung hindi sana ako nakipaghiwalay kay Hendrix, marahil ay hindi kami hahantong sa ganito. Kung naging mas malakas lang sana ako. Andito na po tayo, sabi ni Manong. Nabalik lang ako sa ulirat ko ng mapagtantong andito na nga ako sa tapat ng bahay. Iniabot ko ang bayad ko at saka bumaba. Nagtataka ako kung bakit bukas ang gate. Good evening, ma'am. Bati sa akin ang guard, naka-close ko na. Good evening din po. Sino pong dumating? Tanong ko sa kanya dahil may isang kotse na nasa garahe bukod sa mga kotse ni Hendrix na nandirito. Ah, yung pinsan daw po ni Sir Hendrix. Nalaglagan pang ako. What the heck? Bakit nandito siya? Nagmamadali akong pumasok sa loob ng bahay. At tama nga si Kuyang Guard. Narito si Sir Clint at komportabling nakaupo sa sofa at nanonood ng TV. Anong ginagawa mo rito? Utal kong tanong. Nilingon naman ako nito. Ibinaba muna nito ang hawak niyang popcorn at saka ako kinausap. Bawal ba ako rito? Hindi naman pero... Ayaw mong lumabas tayo kaya dito na lang tayo sa bahay ng pinsan ko. Ano? Yes, nagpahanda na rin ako ng pagkain. Sabi nito at bumalik na sa kanyang ginagawa. Gustong gusto kong sapukin ito dahil sa inis na nararamdaman ko sa kanya. Bakit ba kailangan pa niyang gawin to? Hindi ba siya makakain ng walang kasabay? Hendrix point of view. Hendrix, hindi ka ba kakain? Tanong ni Aina sa akin dito sa kwarto. She was holding a tray with my food. Tinapunan ko lang ito ng malamig na tingin at hindi sinagot. Wala akong ganang kumain. Ayokong kumain. Simula nang dumating tayo dito sa Singapore, para operahan si tita ay hindi ka gaanong kumakain. Anya, I don't care. Get lost. Malamig na tugon ko rito. Kitang kita ko ang mangyak-nyak nitong mata, kaya naiirita ko. Patuloy pa rin ito sa pagdikit-dikit sa akin, kahit na pinagtutulakan ko na ito. Bakit ka ba ganyan sa akin? Ha? Bulyaw nito dahilan para titigan ko ito ng masama. Do you wanna know why? I said while grinning. Yes! Bakit? Why can't you love me back, Hendrix? Why? Mahinang sambit nito.
You are not Lorraine. Tanging sagot ko at humiga na sa kama. Lock the door when you leave. Ano bang meron sa kanya na wala ako? Mas maganda naman ako sa kanya. Mayaman, ano bang hanap mo? Galit na sigaw nito. Ipinikit ko na lang ang mata ko at hindi na ito kinausap pa. Narinig ko na lang ang pagdadabog nito na palabas sa kwarto ko. Tumulo ang luha ko nang maalala kong nakangiting mukha ni wife. Damn, I miss her so much. Lahat ng social media account ko ay dine-activate ko upang maiwasan ko siya. Baka kasi pag nakita ko ito ay bumalik agad ako sa Pilipinas. She's my strength, but also, she's my weakness. Simula nang dumating kami rito ay hindi na ako nagsasalita pa. Kung kakausapin man nila ako ay isang tanong, isang sagot lang ang ginagawa ko. Kahit gustuhin ko mang umuwi sa Pilipinas ay hindi ko magagawa dahil kay mommy na nanghihina dahil sa sakit nito sa puso. Hindi pa ito naooperahan dahil wala pang heart donor. Nagpapahinga lang ito ngayon sa bahay. Kampante naman akong okay lang si wife sa Pilipinas dahil pinadala ko ron ang pinsan kong si Clint bilang kapalit ko as CEO ng company. Kahit na alam kong may pagka-playboy ito, ay malaki ang tiwala kong aalagaan niya si Lorraine. Pero minsan, hindi ko maiwasang isipin na baka pati si Lorraine ay taluhin niya. Bumangon ako sa higaan ko nang maalala kong kailangan kong tawagan si Clint upang kamustahin si wife. Nagre-ring lang ito at hindi sinasagot. Damn it! Answer my call, asshole! Nakailang tawag ako bago ito sagutin. Why it took so long? Tss! Inis na saad ko. Sorry, busy lang! Sagot nito sa kabilang linya. Nagsalubong ang kilay ko. Busy? Yes, busy ako, Hendrix. Sagot nito. Napabuntong hininga na lang ako. Oo nga naman. Hendrix, alam mong mabigat ang ibinigay mong task sa kanya. Malamang magiging busy siya. Okay, how's Lorraine? Is she okay? I mean, kumakain ba siya sa tamang oras? Umiiyak pa rin ba siya? Sunod-sunod kong tanong. Gusto kong malaman kung ano na ang kalagayan niya. I'm worried about her. Tumawa lang ito sa mga tanong ko, kaya nag-init ang ulo ko. What the heck? Don't worry. I'm taking care of your girlfriend. She's doing good now. And I think, nakaka-adjust na siya sa pag-alis mo. I felt relief about what he said. Mabuti kung ganun. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nalaman kong may nangyaring masama sa kanya. Lorraine's point of view. Sinundan ko na lamang ng tingin si Clint papalabas ng kusina dahil may biglang tumawag rito. Itatanong ko na sana, kaso mukhang ayaw niya na malaman kaya tumahimik na lang ako at ipinagpatuloy ang pagkain. Napapaisip lang ako kung nag-uusap ba sila ni Hendrix. I badly want to hear his voice now. I'm sorry kung natagalan. Sino ba yon? Ha? Huh? Oh, wala. Kaibigan ko lang. Tanging nasabi ko na lang. Tahimik lang kaming dalawang kumain hanggang sa maisipan kong magtanong. Wala naman sigurong masama kung magtatanong ako about sa boyfriend ko, di ba? How is he? He stared at me. I don't know. Wala akong balita sa kanya dahil hindi naman siya tumatawag sa akin. Eh, ba't hindi na lang ikaw ang tumawag? Sabi ko na ikinatawa ng mahina. Alam mo ba kung gaano kamahal ang isang tawag doon? Napayuko na lang ako. Damn self. Hindi nag-iisip. Sorry, gusto ko lang naman siyang kamustahin eh. He's doing fine, don't worry. Bago ko umalis dun ay masaya naman siya kay Aina. What? Aina? He nodded. Yeah, he looks so happy with her. Biglang kumirot ang dibdib ko sa sinabi niya. Ayokong maniwala sa sinasabi niyang masaya si Hendrix sa piling ni Aina. Dahil alam kong malaki ang galit nito doon. But I can't help it. To think na it might be possible to happen. Ay, Lorraine, ano bang iniisip mo? Hindi ka magagawang ipagpalit ni Hendrix, okay? Totoo ba yun? Pagsisigurado ko kay Clint. Yeah, it's true, Lorraine. Anya, na may bahid ng lungkot sa mukha niya. Tumayo ako sa kinauupuan ko at iniwan ko itong mag-isa sa kusina. Dumiretso ako sa kwarto ni Hendrix at doon umiyak. Nasasaktan ako kahit na alam kong walang katotohanan ang sinasabi ni Clint. Nasasaktan ako dahil alam kong may posibilidad na mahalin niya si Aina habang minamahal ko pa siya. Niyakap ko ang una ni Hendrix at nanatili pa rin dito ang amoy niya. Pakiramdam ko'y nandito siya sa tabi ko. Miss na kita, hubby.
Sabi ko, humihikbi kong sambit. May tiwala ko sa'yo na hindi mo ako ipagpapalit sa kahit na sinong babae dyan. Diba? Sabi mo ako lang? Please, balik ka dito nang ako pa rin ang nasa puso mo. Dahil sa pagod ay unti-unti nang bumibigat ang talukap ng mata ko hanggang sa nakatulog na ako. Maxine's point of view. Ano na naman ba tong pakulo mo, Evan? Singhal ko sa lalaking nasa tabi ko. Hindi ko ito nakikita dahil naka-blindfold ako. Akay-akay niya ako upang hindi ako madapa. San mo ba ako dadalhin? Don't tell me ipaparate mo ako ah. Kabado kong tanong sa kanya na tanging mahinang tawa niya lang ang narinig ko. Do you think na kaya kong gawin sa taong mahal kong ganung bagay? No way! Anito, hindi ko mapigil ang mapangiti dahil sa sinabi nito. Ilang linggo na ba siyang nanliligaw sa akin? Ha? I don't know, basta ang mahalaga. Masaya ako sa ginagawa niya. Gabi na rin kaya ramdam na ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin. San ba kasi talaga ako nito balak dalhin? Eva! Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang alisin niya ang blindfold ko sa mata ko. Hindi ko agad na imulat ang mata ko dahil medyo nang lalabo pa ito. Nang maka-adjust ako ay sumilay ang malawak ng ngiti sa aking labi. Nakatayo kami ngayon sa hugis puso na gawa sa mga petals ng bulaklak. At sa paligid nito ay may mga mini candles na mas nakapagpaganda nito. Sinuri ko pa ang paligid at saka ko lang na-realize na I love you ang nakalagay sa tapat ko at may round table na nakaset up. Napapaligiran kami ng mga heart-shaped na balloons. Nayakap ko na lamang sa tuwa si Evan dahil dito. It was so beautiful. Damn. Do you like it, hon? Tanong niya. Yes. Hanang tawag niya sa akin kahit na hindi pa kami. Gusto na raw kasi niyang sanayin ang sarili niya na ganun ang tawag sa akin. Hindi ko naman ito mapipigilan dahil kahit ako'y gusto ko rin ang ginagawa niya. Hindi lang ako nagpapahalata. I just nodded at him and my tears started to flow down to my face. He quickly wiped it out. Shh! Stop crying! You're beautiful when you're smiling. Anya, and he curved my lips into smile form. There you go! Much better! Hinalikan ako nito sa noo ko. Kaya pumikit ako at dinama ang malambot niyang labi. Sobrang saya ko dahil nakatagpo ako ng ganitong lalaki katulad ni Evan. Handang gawin ang lahat. Mapasaya lang ako. I remember that day when I'm depressed. Pinilit niya akong pasayahin pero walang epekto. Kaya nag-decide ito na magpakabakla sa harap ko. Nag-makeup din ito para daw mas effective. He's very rare. And I'm so proud that I have him. Inalalayan ako nitong makaalis sa hugis puso ng mga petals at pumunta sa may lamesa. Ipinaghila ako nito ng upuan at doon umupo ako. May waiter naman na nag-serve sa amin ng pagkain. I'm the one who cooked it. Anya nang sumubo ako ng isang kutsarang pagkain. Bakit ikaw? Sumimangot ito. Ayoko nang kakain ka ng luto ng ibang tao bukod sa luto ko. Kahit na medyo weird ang sinabi niya ay napangiti na lang ako sa naguumapaw na kilig na nararamdaman ko ngayon. Kahit luto ng mga maids ko? Kahit pa maids mo. I sigh. So, balak mo akong gutumin. Hindi naman tayo laging magkasama eh. Kunwaring nagtatampong sabi ko. Kinuha nito ang kamay ko at saka hinalikan ang likod nito. Will you let me stay by your side, hon? Huh? He looked at me seriously. That's why I gasped for some air. Ito na ba yun? Maxine. Tumayo ito sa upuan niya at lumapit sa akin. Sinundan ko lang ito. Nagulat ako dahil sa ginawa nitong pagluhod sa harap ko. Will you be my girlfriend, hon? Nakangiting tanong nito. Napatakip na lang ang kamay ko sa bibig ko. Gusto kong magtatalon dahil sa tuwa na nararamdaman ko ngayon. Napaiyak na lamang ako. Yes! Sinasagot na kita, Evan! Kaagad itong tumayo at binuhat ako. Sumisigaw pa ito ng yes. Nang maibaba niya ako'y pinagdikit nito ang noon naming dalawa. Hinawakan nito ang baba ko. I love you, hon. Mahinang sambit nito. May kakaiba kong nararamdaman sa stomach ko. Butterfly kung tawagin nila. I love you too, Evan. I love you much, hon. Tugon ko at mabilis na sinila ko nito ng halik. Gustong sumabog ng puso ko dahil sa saya na nararamdaman ko ngayon. Finally, we're official now. Lorraine's point of view. Sa mga araw na nagdaan, hindi na maalis sa isipan ko ang sinabi ni Clint tungkol kila Hendrix at Ina.
What if kung mahulog na talaga ng tuluyan si Hendrix kay Aina? Paano na ako? What if kung hindi na siya bumalik? Paano na ako? Nandito lang ako ngayon sa bahay kasamang dalawa, si Christelle at si Maxine. Dahil holiday ngayon kaya wala kaming trabaho. Nabanggit na rin sa akin ni Maxine na sila na ni Evan at masaya ako para doon. Dahil nakita na nila ang tao para sa kanila. Hindi ko rin maiwasang maingit sa kanila. Sila, masaya na. Habang ako, naghihintay na lihim pang nasasaktan. Nag-uusap lang ang dalawa at hindi ako nakikisali dahil hindi naman ako makaka-relate sa kanila. About kasi sa mga love life nilang masaya. Ikaw, Lorraine. Napatingin ako kay Maxine na animoy kilig na kilig. Bakit? Ano ba yun? Hinampas ako nito sa balikat. Kaya napadaing na lang ako sa sakit. Required ba talagang saktan ako palagi? May date kasi kami. I mean, double date. Anya. Then, di ka ba sasama? Bumuntong hininga na lang ako. Bakit naman ako sasama eh? Double date nga, diba? Tsaka, magiging panira lang ako sa kanila. Hindi na? Makakaistorbo. Sama ka na. Para naman hindi ka laging nagmumukbok dito sa bahay. Double date kasi yun. It means two couples. Saad ko sabay irap dito. Napaismid na lamang ito sa sinabi ko. Right! What if isama natin si Sir Clint? Yeah! Oo nga, ang gwapo pa naman niya. Si Christelle. Nasamid na lang ako sa suggestion ni Christelle. What the heck? Kung si Clint lang ang makakasama ko, ay wag na lang. Mas gugustuhin ko pa dito sa bahay magstay. Basta wag lang siyang makasama. What do you think, Lorraine? She asked. Tumayo na ako at hindi na pinansin ang mga tanong niya. Kahit anong gawin nila, hindi ako sasama. I prefer to stay at home than to be with him in the whole day. Lorraine! I heard Maxine shouting. I just waved my hand at them. Maxine's point of view. Tatawagan ko na ba? Tanong ko rito kay Christelle na abala sa manliligaw niya na si Vince. Hey! Ha? Ano ulit yun? Automatic kong napaikot na lang mata ko bago ako nagsalita. Tatawagan ko na ba si Clint? Baka kasi magalit sa atin si Lorraine. Nag-aalangan na saad ko. Hindi lang naman kasi to double date. Ang purpose kasi namin ay maaliw si Lorraine kahit minsan. Naawa na ako sa kaibigan ko. Dahil hindi lumilipas ang isang araw na hindi ito umiiyak. Maybe it's time for us to do something for her. Go! Tawagan mo na! Anya, na may halong excitement. Maaga pa naman at mamaya pang past 5 PM ang date namin. Kaya may oras pa kaming mapapayag si Lorraine. I know mabilis na papayag si Clint. I-denial ko ang number nito. At ilang ring pa lang ay sinagot na niya ito. Hello? Sagot nito sa kabilang linya. Hi Clint! Are you free today? Mahina lang ang boses ko dahil baka marinig ako ni Lorraine. Lagot na. Madami pa kaming pinag-usapan ni Clint dahil marami pa itong tanong sa akin. So, payag ka mamaya? Yes. Napatalo na lang ako sa tuwa sa pagpayag nito. Ano kayang mangyayari sa amin? Hindi nyo to double date kundi triple date na. Sorry, Drix. Gusto ko lang naman sumaya si Lorraine eh. Clint's point of view. Hindi ako makapaniwala na tatawagan ako ni Maxine para lang tanungin kung payag ba akong sumama sa date nila. Nang una, hindi ako papayag pero nang binanggit niya ang name ni Lorraine, ay napapayag agad ako. Yes, I like Lorraine. That's why I'm doing this for her. At gagawin ko ang lahat, mapasakin lang siya. I know it's too rude dahil girlfriend siya ng pinsan kong si Hendrix and I don't care with that. Sa una lang naman masasaktan si Lorraine. Kapag tumagal na, makakalimutan na niya ang pinsan ko at ako na ang mamahalin niya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. They called me as a playboy dahil araw-araw iba-ibang babaeng kasama ko. But when it comes to Lorraine, everything has changed. Napakunot na lang na ako nang makita ko na naman na tumatawag si Hendrix. Sa isang araw ay hindi lumalampas sa 5 beses itong kung tumawag para lang kamustahin si Lorraine. Hmm? Are you with her? He asked. Nope, mamaya pa. Anong gagawin mo kasama siya? I smirked. Should I tell him what I'm going to do? A day, napamura na lang ito sa kabilang linya na mas ikinalawak ng ngiti ko. I'm sorry dude pero mas lamang ako ngayon sa'yo. Ako ang kasama niya dito at hindi ikaw. What the heck, Clint? Wala sa usapan natin yan. Galit na saad nito. Nailayo ko na lang ang phone ko sa tenga ko dahil sa lakas ang boses niya. She's the one who's asking me first.
I'm just doing her a favor, Hendrix. What? Hindi totoo yan. I'm sorry. Bye. Sabi ko sabay patay ng tawag. Mas lalo pang lumawak ang ngisi ko kapag nai-imagine ko ang itsura ni Hendrix na namumula sa galit dahil sa akin. Be the best man win na lang. Hahaha.